naputol ang ilang kongresista at senador sa plano ng BIR na obligahin ang maliliit na negosyante na magbigay ng resibo. Pero para sa ilang nakausap ng GMA News, ayos lang daw ito kung magiging legal naman ang kanilang negosyo at hindi na nila kailangan maglagay sa ilang tao. Nakatutok si Ruth Cabal. Hindi praktikal at aksaya sa panahon. Yan ang tingin ng ilang senador sa plano ng BIR na buwisan ng maliliit na negosyante kasama na ang street vendors at pedicab drivers. Mahihirapan daw ang gobyerno lalo pat walang malinaw na sistema para rito. Ang sabi lang kasi ng BIR, alinsunod sa batas, dapat nagbibigay ng resibo para sa anumang transaksyong 25 piso pataas. That's too cumbersome as a tax administrative work. It will cost you more to enforce that law in that level than what you would collect. Sabi naman ni Senator Ralph Recto, di raw dapat aksayahin ng BIR ang mga tauhan at resources nito sa pangongolekta ng buwis sa mga wala namang kakayahang magbayad. Tanong nga ni Senator Pia Cayetano, bakit ang maliliit na negosyante ang pinupuntirian ng BIR habang ang malalaking tax evaders daw aabot sa 242 bilyong piso ang hindi na ibabayad sa gobyerno. Baka lalo lang daw maghirap at mawalan pa nga ng mapagkakakitaan ang maliliit na negosyanteng ito. Maging ang mga kongresista, sinabing kontra mahihirap ang plano ng BIR. Hindi ko makita kung magkano ang liligo mo ron. Sapagkat ang problema ng taxation, being the former chair of question means, is cheating is a way of life eh. Pero kung ang mga mismong nabibilang sa tinatawag na underground economy ang tatanungin, pabor silang magbayad ng buwis. Pero ang pangunahing dahilan nila, para maging legal ang negosyo nila. Eh, saan naman naglalagay, di ba? Oo, naglalagay, no? Ganun, wala, mas maganda yung lalagay. Para legal. Para legal. Okay lang, kung hindi na kami huhulihin, hindi na kami, kung hindi na kami legal, makapirmamente kami na makapisto rito. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ng MWSS na inaharang nila yung pagdidevelop sa Wawa Dam sa Rodriguez Rizal at yun ay para maging alternatibong pinagkukunan ng tubig ang Wawa para sa Metro Manila. Ang issue raw dyan ay tungkol sa pag-aari ng tubig o yung tinatawag na water rights. Nakatutok si Marie Somali. Ang agos ng tubig sa Wawa Dam, tamang-tama raw sana ito para punan ang kakulangan ngayon ng tubig sa Metro Manila. Pero mukhang magiging pahirapan muna bago mangyari ito. Kailangan pa kasing makuha ng San Lorenzo Ruiz Builders ang full water rights mula sa National Water Resources Board at purchase order mula Manila Water at Maynilad. Pinanindigan ng San Lorenzo Ruiz Builders na sa 1998 na desisyon ng NWRB, ipinagkaloob na sa kanilang karapatan sa Wawa Dam sa buong taon at hindi tuwing tag-ulan lang. Bukod pa ito sa kondisyong kapag mapatunay ang maraming tubig ang pwedeng makuha sa Wawa sa kanilang pangangasiwa, makukuha nila ng tuluyan ng water rights. Bakit ako? Wala akong hinihingi na pera sa MWSS saka sa NWRB. Eh sila binigyan pa ng 732 million para i-develop kuno itong Wawa Dam na hindi naman nila na-develop at hindi naman nila ma-develop dahil sa ako merong water rights dito. Sabi ng MWSS, hindi nila hinaharang ang development ng Wawa Dam. Wala lang daw isinusumiti pang feasibility study at business plan ng San Lorenzo Ruiz Builders, kaya hindi pa nila masimulan ang pagsasaayos dito. Hindi rin daw San Lorenzo Ruiz Builders ang may hawak sa full rights ng Wawa. I am not blocking the proposal. Kaya lang, ba't naman ako magbablock, di ba? Tubig yan kung talagang pwedeng may tubig. Kinumpirma ng Manila Water na nasa plano nila noong 2003 na gawing alternatibong pagkukuna ng tubig ang Wawa. Pero nagbago ang plano ng umusbong ang issue sa water rights. Kaya ang nakolekta nilang 115 million pesos, inilaan na lang nila sa ibang proyekto. Naglatag pa tayo ng 600 millimeter na linya papuntang San Mateo, papuntang Montalban. Kasama na rito yung pagtatayo po ng treatment plant ng San Rafael. Gumastos tayo ng 1.4 billion pesos, pero yung sinasabi pong nakolekta, 150 million lang. So kumbaga sobra-sobra pa yung ginastos natin kumpara dun sa sinasabing nakolekta. Pero disidido ang San Lorenzo Ruiz Builders na ilaban ang kanilang karapatan. Nangangamba naman ang ilang residente kung tuluyang ma-develop ang Wawa. Ang problema namin dito, kung alisin kami dito, eh paano yung hanap buhay namin? Magkakaroon sila ng hanap buhay. Dahil sa habang nagtatanim sila ng mga punong kahoy, eh isusweldohan ko sila.
Sagana kung makikita nyo ang tubig na dumadaloy dito sa Wawa Dam, pero ang hindi alam ng marami, nasasayang at natatapon lang ito sa Manila Bay. Pero kung ito daw ay malilinis at madedevelop, bukod sa problema ng kakulangan sa tubig sa Metro Manila, malaking tulong din daw ito sa problema sa kuryente, irigasyon, pagbaha at malaki rin ang pondong may papasok raw nito sa lalawigan ng Rizal. Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Nagsalita na ang Korean Kapuso host na si Grace Lee tungkol sa pagkakalink niya sa basketbolistang si James Yap. Totoo kaya ang chismis? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Hindi totoo. Yan ang sagot ng Korean Kapuso host na si Grace Lee tungkol sa balibalitang pagkakalink niya sa basketball star na si James Yap. Sa isang blind item nagsimula ang issue na umano'y nakita si na Grace at James sa isang beauty salon. Ang totoo, ni hindi raw niya kilala si James. Nahihiya nga raw si Grace kay James at pinatext niya ito sa co-host na si Bayani na kaibigan ng basketbolista. I asked for his help actually kasi nahiya ako kasi with what he's going through, I really think it's unfair and he is trying to fix his marriage from what I've heard. No exchange of numbers. We don't even say hi to each other. Pero hindi lang ito ang intrigang sinagot ni Grace. Nalilink din siya maging sa politikong miyembro ng tinaguriang Spice Boys noon ng Kongreso. Tumangging pangalanan ni Grace kung sino ang involved sa issue. At sinabing kaibigan daw niya ang ilang miyembro nito. Inamin ni Grace na lumalabas siya paminsan-minsan kasama ang mga politiko. Pero huwag daw sana itong bigyan ng mali siya. We've been friends for a couple of years. And you know, they are older than me, so they're kind of like my kuya. Aminado si Grace na naapektuhan raw siya ng issue dahil puro pamilyadong tao pa ang inililink sa kanya. Hindi rin naman daw lingid sa publiko na mayroon na siyang boyfriend na very understanding naman daw. At ito ang tinatakbuhan niya ngayong nakaharap siya sa ganitong issue. I called him, umiyak ako actually. I was so affected because yun nga parang I felt bad for the guys also, diba? They're married, so let's leave them alone. Aubrey Carampel updated sa showbiz happiness. Mamaya Lea Salonga napilayan nga ba habang nagre-rehearse para sa musical na Cats? Abangan niya. Mike? Salamat, Tia. Balikan po natin yung gas leak dun sa isang kondominium sa lungsod ng Makati. Dapat daw madaliin ang pagtukoy kung saan galing yung petrolyong tumagas doon bago pa kumalat. Ayon po yan sa Environmental Management Bureau ng DENR. Nakatutok si Lea Manyalak, eksklusibo. Sa pagtest ng Pollution Control Division ng Environmental Management Bureau sa likidong naipon sa basement ng West Tower Condominium, sa isang galon na sample, one-third nun ay gasolina. Nang itest naman ang oxygen level, lumabas na normal ito. Yun lang, nakababahala ang level ng gas. 19.4 parts per million sa basement 2, 17.5 sa basement 3, at 16.8 sa basement 4. Ang danger niyan kasi sa health. Depende kung yung mamoy, sila yung naapektuhan. So, itong ano ngayon, kailangan madetermine natin kung saan ang source ito. Zero naman ang naitalang lower explosive limit, kaya wala raw panganib ng pagsabog. Sa kabila niyan, sabi ng DENR, dapat pa rin madaliin ang pagtukoy sa pinanggagalingan ng leak. Kung meron kang mga tawag natin artesian well, poso, o yan ang isang magandang base yan dyan. Kung yung sa pag nagbomba ka ng tubig sa poso at merong gasolina, sabi, apektado din yung area. O malapit siya doon sa pinanggagalingan ng source. Posibleng malayo. Like how, gaano kalayo yung possibility? Siguro, possibly, mga 500 meters o more. Ang West Tower Condo ay may wastewater treatment facility, 40 talampakan sa ilalim ng lupa. Bukod dyan, may collection pit o sump pit din ito na kumokolekta ng tubig na natural na bumubulwak mula sa lupa. Sa sump pit na ito may humalong gasolina. Kinontrata na ng DENR ang Hazchem Incorporated para siyang mag-pump out ng kontaminadong tubig sa basement. Magpapadala rin ng mas malaking motor pump ang DENR para mabilis na ma-pump ang tubig. Ititreat ang nakokolekta ang tubig sa Calamba, Laguna, saka itatapon sa kanal. Diyaman Manyalak nakatutok, 24 oras. Susunod! Hanging Bridge sa Nueva Ecija na nasira ng bagyong Ondoy, peligroso na pero ginagamit pa rin. Ang sinasabing pinakamalaking bituin na diskubre dahil sa higanting telescope. At iligal na pagbibenta ng mga hayop bagong tinutukan ni Richard Gutierrez. Lahat ng yan dito sa 24 oras.